Hindi na nakakatok, Sas. Hindi na nakakatok. So, kilala niyo ba yan, guys? Sino yung DH ng DH? So, yan po ay si Thinking Pinoy. So, dati Duterte supporter yan, ngayon Bangag supporters na. So, panoorin natin yung DH na DH explained by Sas Rogando Sasa. Hindi yung motot ng cinnamon bread para diba, para sa pinagka. Diba nakita nyo siya na, nakita nyo mga vlogger na lahat, mga cabinet secretaries. Nung panahon na yun, may mga, siyempre yung mga OFWs, mga Pilipino, no? Nalapit sila sa mga vloggers dahil na feeling nila ay magbibigay sila ng mapublish pa yung concern, di ba? Totoo yan. Yung mga lumalapit sa amin, mga OFWs or whatever, para i-refer sa tamang mga tao. Kasi may ganung silent pact ang Duterte administration. Lalo na sa PCO. Kung ano ang kailangan ng mga Pilipino, kung may pinagdala sa inyo, i-refer ka agad. Kaya may mga na-action na nun. Ngayon, anong ginagawa nila? Ginagamit nila ang social media para pagtakpan ang kanilang mga kapalpakan at pagnanakaw. Yung mga D, yung DH sa mga DH, isa pa yan. Diba? Kaya nga ito si Pangulong Duterte, nung pumasok siya ng politika, isang sinayang sinabi, trabahador lang siya ng gobyerno. Nung natapos ang kanyang termino, yun din ang sinabi niya, trabahante lang siya ng gobyerno. Itong nakaupo ngayon sa Malacanang, nararamdaman niyo ba na trabahante siya ng gobyerno? Ang feeling ngayon ng mga nakaupo sa Malacanang ay pag-aari nila ang Pilipinas. Hindi ba? Wala silang pakiramdam. At binudol tayo. Hindi naman dapat ang totoo. Binudol tayo. Tama. Tama ka, Nay. Pupunta tayo ngayon sa sinasabi ni Naya. Kasi alam niyo po ba ang mga, alam niyo po ba ang pillars ng Philippine Foreign Policy? Ang isa sa po sa mga pillars ng Philippine Foreign Policy are the welfare and interest of the overseas Filipino workers. So, isa kayong malaking pillar ng foreign policy. Ano ibig sabihin yan? Dapat, ang foreign policy ng Pilipinas, kailangan i-address ang welfare interest ng bawat isang overseas welfare Filipinos. Kailangan babalansin mo yung mga interest, may territorial integrity to, economic security, at ikatlo, yung welfare interest ng OFWs. Bakit si Pangulong Duterte ay my friend to all, enemy to none of foreign policy? Dahil sa lahat ng bansa sa buong mundo ay may OFW. Hindi ka po pwedeng magkaroon ng kalaban tapos ang mga Pilipino, ang mga citizens mo ay nasa iba't ibang bansa. Dahil para lang yan sa isang barangay. Kung ang anak ninyo ay iniiwan ninyo sa kapitbahay ninyo sa araw-araw, tapos aawayin niyo yung kapitbahay ninyo, hindi ka babangag. Nagagawin mo yan at ipapahamak mo yung anak mo. Hindi ka. Kaya ganon ang foreign policy ni Duterte. Dahil ang unang-unang mapapahamak pag ikaw ay may inaway na bansa at yung ginagawa nila ngayon sa Pilipinas na ginagawa nila ay nagpo-promote ng racism at ang na-rest baka na yung mga Pilipino, ano gagawin nila? Nga nga! Dahil hindi nga nila ito iniisip. Paano ba nila maiisip kung paano nila a-actionan ang mangyayari? Hindi ba? Kaya mga kababayan, okay, tayo eh, alam mo daw, papunta na tayo sa afternoon. Ang tinatarget nila ngayon, yung mga anak ninyo. Yung mga anak ninyo na nagso-social media, nagti-TikTok, nagaganyan.
kausapin ninyo yung anak ninyo. Dahil, malamang si hindi, baka hindi tayo makaranas ng worst ng ating bansa. Kundi yung susunod na generation, yung mga anak ninyo at yung mga apo ninyo. Kaya kausapin ninyo yung mga apo ninyo at mga anak ninyo na huwag makinig sa bangag. Huwag makinig sa bangag. At ang ituro ninyo sa inyong mga anak, at siguro isa puso ninyo na rin, ay tratuhin ninyo ang bansang Pilipinas na para ninyong anak. Itrato ninyo ang bansa bilang isa ninyong anak. Bilang isa ninyong anak, ayaw ninyo na inyong anak ay mapariwara. At ayaw ninyo na inyong anak ay maparbarkada sa maling tao. Ayaw ninyo na inyong anak ay binubuyo upang makipag-away. Ang gusto ninyo ay inyong anak ay lumaki ng disiplinado, may patutunguhan, at maayos ang kanyang kinalalagyan. Sa tingin ninyo ba, ang inyong anak na Pilipinas ngayon ay isang anak na lalaking, responsable, disiplinado, at may patutunguhang bansa? Sa kalagayan niya ngayon, wala. Wala. Kasi nga, ang kanilang concern ay kung paano sila patuloy na magkakamkam ng pera. Ano ba ang nangyayari ngayon? Sino ngayon ang inaaway ni BBM na malalaking tao? Wala. Kung noong panahon ni Duterte, eh, halos halo-halo ay may minumura siya. Kung noon halos araw-araw ay may minumura siya, oligarko, magnanakaw sa gobyerno, kabinete niya, simbahan at kung ano-ano pa, ay naman sobrang mahilig ng presidente nito na parang walang nanluloko sa mga Pilipino. Pero bakit kasi siya magmumura, eh ang mga manluloko sa Pilipino ngayon, eh mga kabarkada niya at kapamilya niya. Hindi ba? Nanalig tayo ng continuity, kaya natin sinuportahan si Bongo. Yan ang totoo. Hindi ba? Kaya natin siya sinuportahan. Pero ang nangyayari ngayon ay hindi continuity, kundi paglubog ng Pilipinas para lamang sila ay may pang-party sa Malacanang. Yes! Tama yan, napunod tayo. Masakit mabudol, no? Masakit na mabudol. Kaya nga, hindi na tayo dapat magpapabudol huli, no? Kailangan, eh, makita natin ang toong sinsilidad. At makita natin na may ginawa talaga sila sa bayan. Kaya nga si Duterte, eh, sinuportahan ko nun dahil malaki ang ginawa niya sa Davao. Hindi biro ang paglilinis niya sa Davao. Diba? Si Mama. Pero yun lang ako, ilang magtatapos po. Sana po ay kausapin ninyo ang inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ang kalagayan ng bayan. Kung hindi mangyari ang sinasabing gera ni Attorney Vic sa ating panahon ngayon, mangyayari ito sa panahon ng inyong anak. Or sa susunod na henerasyon. Mangyayari nangyari sa Ukraine. Kaya kausapin yung anak ninyo. No? Kausapin nyo sila ng masinsinan at makita ninyo para malaman nila na sila ay binubuyo papunta ng isang damin dahil malaki ang pera sa gera. At hindi, kung nainanakaw nga nila ang MOOE nila taon-taon, paano pa yung pera ibibigay ng ibang bansa para sa gera? Yan ang kanilang totoong gusto. So mahalin po natin ang Pilipinas katulad ng pagmamahal ninyo sa bawat isang anak. Ayaw ninyo mapariwara ang inyong anak. Ayaw ninyo ang inyong anak ay malagay sa gulo. Ayaw ninyo na ang anak ninyo ay binubuyo sa isang maling desisyon. Gusto ninyo ang anak ninyo ay lumaking matatag, may responsibilidad, makatao, at yumayago ng buhay. Yan dapat ang isang puso natin sa ating Pilipinas. At itong mga nasa Malacanang, hindi nila tinatrato ang Pilipinas bilang isang kanilang anak, kundi para isang pitakang kanilang kinukupitan bawat taon. Maraming salamat.
Maraming salamat po, Miss Cass Redondo Sasso.